Padaanin muna natin para makalis siya dyan. Panahalin muna natin para hindi na sila nakakabala dyan. Yata to sa ano. What the guy doing? Wow! Siningitan pa ako. Ano to? Mga ibang mga kapo nating driver. Yung mga iba, hindi ko lina lahat. Wawa naman yung nakapila sa likod. Sigurado may mga nasa sabar. Hindi naman tayo madamot magbigay kung talagang kailangan nila, kaso nga lang ang problema kung pinagbigyan mo sila tapos gagawin nilang parang yun yung dahilan para maka-take advantage sila sa kapwa. Hello guys, mga kaibigan, magandang araw po sa ating lahat. Ang current location natin is nandito tayo ngayon sa North Portal. At nakita nyo naman, pilabaldi na naman mula doon. Wow! Ilan yung nasa likuran, dyan si Cordapia hanggang doon sa dulo. Doon sa umiilaw. Pilipino yata ito, lalapitan ko maya maya. Mukhang matagal ang proseso na naman dito. Busy kasi ngayon guys ang ano eh. Ang border eh. Imoblating konti itong truck natin. Ayan, pila balde mga kaibigan na naman ang border. Sigurado i-take time na naman ito mga kaibigan. So yung magagawa ganyan talaga. Busy yung tracking ngayon, summer kasi. Papaganon, paganon. Canada to US, Canada to US, US to Canada, busy. Mahaba-haba, mahaba-haba na naman ang pila. Nandun yan sa dulo. Pila balde. Ayan o. At tulad yan guys o. May tubig dyan. Na kung saan nang galing. Nag-flowing. Kung nakikita nyo yan. No? Kulang na lang maglagay ng balde. Pila balde ang tawag. Ay siya, nagpapatawa lang ako ha. Sabi ko lang yung pila balde ha. Patawa. Pero di naman ko puro seryoso. Yung pwedeng lahat ng bagay, lagi tayong iritado. Patulad nito, medyo patitenga ng konti, pero huwag tayong magagawa, ganyan talaga. Mas lalo nung nakaraan guys, hindi ko lang nabidyohan kasi yun eh. Nung sa Emerson border, naku po, sigurado mga 20 kilometers yata yung haba ng mga truck. Bumipila sa likod eh. Haba nun, kaya mga 10 truck na nga lang ako eh mula dito hanggang dun sa border mismo sa may boat. 10 truck na lang nasa unahan ko. Alam mo, inabot pa ako ng isang oras. Matindi mga kaibigan. Haba ng pila. Ayun talaga, alat yung magagawa. Tulad nila, saan ba sila pupunta? Ay kakanan siguro dito. Ito rin nasa likuran. Kung kakanan sila, antayin na lang sana nila yung sa likuran para sa ganun pumila sila sa likod. Going there? Kahit ako suminyos siya. Para sa ganun katulad yan. Nabablakan na naman nung isang ito dyan sa dyan sa kabilang side. Hindi dapat yan. Dapat pumila na lang sa likod.
para sa ganun ano, kasi lahat naman nakapila eh. Kung saan siya pupunta, yan, umabanti si kabayan. Pinoy yan yung driver natin na sarapan. Padaanin muna natin para ano, makalis na si Jan. Padaanin muna natin para makalis siya dyan. May pulis dun ha, nakaharang yung pulis ha. Padaanin muna natin para hindi na sila nakakabala dyan. Yata to sa ano. What the guy doing? Wow! Putragis! Haha! Siningitan pa ako! Ano to? Loko rin eh. Bombay, Bombay guys. Ay nako, pinadaan ko lang yung dalawa doon eh. Kala ko liliko to eh, sumingit. Samantalang ang dami-daming nakapila sa likuran eh, oh. Oh, ang daming nakapila, inunahan. Inunahan niya na sa likuran. Inunahan ako. Ako kasi nilang magano eh. Pumili, nagmamadelay. Wala na, hindi wala ka rin naman magiging dyan eh. Na-fake ako doon guys, na-fake ako. Kala ko papasok dito eh. Yung pala, balak lang palang unahan ako. Check nga natin itong temperature ng ano natin mga kaibigan. 38. Ang current temperature niya, ito lang set point niya is 35, sakto lang. Maya maya dun, papatayin ko. Ang ginanag mo ba? Wala doon sa dulo, malayo na yun ah. Marami na yung nakaparada dyan sa kabila. Oh, maya, mababa na mga kaibigan mula doon sa likuran. Marami pang dumarating. Hupya. Nakakita niyo yung mga yan eh. Nandun yung mga nasa ano yun. Dalawa oh. Ano sila? Yung East India. Yung mga yan. Yung dumaan eh. Pinadaan ko. Tapos ngayon sisingitan. Tuloy na unahan. Naunahan pa kami dito sa na ano yung mga nandito sa likuran. Wise sila, wise. Ibang klase talaga itong mga taong to. Hindi ako makapaniwala sa mga ganong klase ng mga diskarte ng mga tao. Sisingitan ka, kala ko pupunta dyan sa duty free. Tapos yun, papasukin yung sarapan. Siyempre, lahat naman tayo rito nag-aantay eh. Kaso nga lang, kung dadaanin ka sa gulangan ng mga to, wala. Yan pala may malapit na United States sa post office portal. Yan. Ayan guys, so nag-uunahan na naman yun nandun. Sila yun eh, yung pinadaan ko sa harapan, pumunta lang dyan sa duty free na yan. Pagkatapos, hindi pa ako nakakalagpas dito eh, sumisingit na sila. Ayos. Wow. Ayos ang discard nila.
Discarding Marino ba? Napagbigyan mo, bandang huli sisingitan ka. Mga tirada nila eh. Marang magkakasama itong mga to, isang lunang dala nila oh. Nakatarpulin bus transport sa akin. Singit siya, hindi ko siya pasisingitin. Bang mga lahi to eh. Mahirap sa atin eh. Pinagbigyan mo, pumunta ron. Yung mga nasa likuran na napakahabang pila. Natenga ron sila. Como, ano, binaypas nila yung mga nandun sa likuran. Napakahaba. Pagkatapos pumunta doon sa duty pre, tapos sisingit sila doon sa ano. Kawawa naman yung mga nasa likuran ng mga kasamahan. Ay nako, talaga naman ng mga kasamang mga truck driver. Ewan ko ano mga layo, nakita nyo naman kung anong layo mga kaibigan, kaya nahumusga na mga kaibigan, nakita nyo naman yung mga lahi nyo, kaya kayo nahumusga. Nagugutom pa ako, makakain nga maya maya at kakain nga ako ng marami para lumamig-lamig konti ang ulo natin. Marami talagang mga magugulang mga kaibigan eh, sa ganitong sitwasyon. Hindi mo rin maiwasan kasi yung magdamdam eh, magtampo yung voice out yung nararamdaman mo, kung ganun. Nakita nyo naman yung kaganina, di ba? Palatado naman na parang ano. Parang gusto nilang makaisa. Kasi ang haba na kasi sa likuran eh. Lato, hanggang sa dulo. Yan hindi mo na makikita yung dulo kung saan yung dulo ng ano eh, ng pila eh. Kasi yung kagandahan dito, kahit papaano binuksan nila yung ano, ilang boot. Maraming mga nandito ngayon. Maraming naka-assign ng mga ano, ng mga officer. Ayan. Hinto lang ako dito guys para patayin natin yung ano, yung reaper natin. Upang sa ganun eh, hindi maingay ba? Yeah. Para hindi tayo masermonan ni sir. Aba. Mga kaibigan, mahirap ng masirmonan ni sir. Pwede rin siguro ako rito, wala namang sinabing hindi pwede. Ba't ito ayaw niya pumunta ron? Kaibigan, maraming ano eh, maraming talagang medyo ano eh, ate magagawa kasi talagang ganyan yung mga attitude ng mga ibang mga kapo nating driver. Yung mga iba hindi ko lina lahat, wawa naman yung nakapila sa likod, sigurado may mga nasa sabar. Hindi naman tayo madamot magbigay kung talagang kailangan nila, kaso nga lang ang problema kung
pinagbigyan mo sila, tapos gagawin nilang parang yun yung dahilan para maka-take advantage sila sa kapwa nila eh. Parang hindi rin naman maganda. Alright, isa na lang pagkatapos na ito. Tayo naman. Okay, so magmas tayo, baka mamaya bawal eh. Change ko ng sarili ko sa ano, on-duty border crossing. Alright, ang papeles, papeles. As usual mga kaibigan, ang ACE manifest natin kung saan dito nakalagay yung details, itong bar na to, ang iskanin. Pag in-scan nila yan, lalabas na yung details ng load information mo, details ng truck at saka trailer, kung saan pupunta, nandun na. Tapos i-confirm na lang nila yung interview nila sa atin, yung mga katanungan, kung kailan tayo dumating, kung kailan tayo sa US, kung ano mga dala natin, kung meron tayong daladalang mga kung anumang kargada, ganun. Yan, taga ganyan lang, saabot mo na lang kay ay sir or ma'am officer doon. Good afternoon, sir. Winnipeg, Manitoba, sir. How long have you been outside of Canada? Since the 25th, sir. Purchase, acquire, receive anything? Purchase? No, sir. I don't purchase anything. Any alcohol, tobacco? No, sir. Cannabis, marijuana product? No, sir. I don't have those. What's in the trailer today? It's a milk, sir. It's some kind of a milk. Sorry, sir? Where's the milk? Where did you load it? In Newport, Minnesota. And it deliver in Calgary, Alberta. Did the shipper seal you? No, I am the one who sealed it. What type of seal did you put on? I'm sorry? What type of seal did you put on? The metal one. Like metal. Thank you, sir. All right. Watch you guys. Ganon. Mabilisan lang kasi ang daming oops. Ang daming nakapila sa likuran natin. Mabilisan lang si Sir Officer ngayon. Yan. Tapos dire-diretso na tayo. Bukas na tayo makakarating malamang ng Calgary. Kasi mga from here all the way to Calgary nasa 8 hours drive pa. Ewan ko kung kakasya pa tong driving hours ko. Itula ko rito mga kaibigan. At itula ko dito. At bubuhayin natin yung ating ating Reaper. Neutral. Yun, on duty. On duty na mga kaibigan. Not usual. Officially, we are now here again in Canada. May tatak guys, oh, nakita nyo naman. Tumawid tayo sa border dito sa North Portal. Lalagay ko lang dito, baka lipa rin pa.
para organize yung mga kargamento natin. Tapos tong passport natin, ilagay natin dito. Alright. Ah, kaibigan, tara. Diretso na tayo ng Calgary. Okay. Okay. Alright guys, ento muna tayo rito para maghapunan. Anong oras na rin? At mag-alas 7 na rin dito sa location ko. Tabi lang tayo rito mga kaibigan. Maluwag naman yung pwesto. Alright. Right curve ahead. Yeah, I know, but I need to eat. Kailangan natin kumain po. Ito lang sa likod ni ano, ni boss na malaking ano. Yan, painit natin yan. Start. Tapos hintayin ng pwede nating kainin dito guys. Yan. Ang tayong ito, wrap ni Mrs. na ginawa. Yan. At di pa, mansanas. Yan ang hapunan natin. Tapos ulam lang guys, ulam. Hindi ako muna magkakakanin. Yan, painit ko itong mga to. Yan, dalawang ano, dalawang isda. Tapos meron tayong bowfish dito na kakainin. Hindi maubos, di bukas ulit. Tapos apple. Kukuha lang natin tong apple. Yan. Yan ang kakainin ko ngayon mga kaibigan. At saka itong wrap ni Mrs. na isa na ginawa. Medyo basa-basa na. Ito magagawa. Tapos dagdagan ko ng mga dalawang itlog yung kakainin ko. Yan, yun lang. Ito, ubusin ko na to kung kaya kong ubusin. Kanina ang kinain ko mga kaibigan, ano lang eh. Sabaw lang tsaka may litson na natira dun sa birthday ng anak ko, yun ang binaon ko. Mga iba, kain muna tayo, kain tayo, sabay na kayo sa akin. Tulad tayo ng itlog. Inaaga ako na kanina to eh, dun sa ano eh, bago ko umalis eh, para malamig-lamig. Yan. Dalawang itlog, okay na yan. Tapos natin kumain, continuous tayo. Ayos. May sila ko rito mga kaibigan eh. Mga Ilocano, mahilig sa sila eh.
Bawas lang tayo guys ng timbang konti kaya hindi muna ako nagkakanin. Tsaka tinitignan ko yung kinakain ko para mabawasan ako ng konti ng timbang kasi mataas na yung cholesterol natin. Sabi ni Doc, bawas-bawas ka na timbang para hindi ka matake. Kaya naman yun. What's out lang sa kakainin. Guys, peace out. Ingat kayo lagi mga kaibigan, no? Bye. Lakay Pinoy Tracker.